Hey Sisoms, welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna share to you some of my Shopee purchases lately or recently. Sobrang excited ako i-share to mga to sa inyo kasi ang dami nag-a-ask sa akin doon sa mga ina-upload kong pictures sa Instagram, sa IG stories ko, and ito sa YouTube ko. And some of them naman is na-share ko naman na sa inyo. Ayun, without further ado, let's get started. By the way guys, this video is not sponsored. I bought this on my own money and gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-purchase ko sa Shopee na I think na gusto nyo din bumili. Yung iba dito kasi guys is nagamit ko na and nawala na. Ito guys, ang una kong i-share sa inyo. This is a sunset lamp. Ito siya. Gusto ko mag-chill dito sa kwarto ko. Ang ganda niya kasi guys, as in. And sobrang mura lang nito. Kasi yung dati, usong-uso to. So, ito guys, ganyan yung kanyang pinakadulo. So, kailangan niya lang dito ng adapter. Yun yung ginagawa ko. Tapos, sobrang ganda niya guys, as in. And high quality naman siya. Hindi niya naman na kailangan mag-expect pa. Kasi sobrang mura lang talaga nito. Meron siyang maraming iba't ibang colors guys. May mga pagpipilian kayo. Pero ang pinili ko kasi ito ata. Worth it to guys, lalo na kapag gusto ninyo mag-chill sa kwarto ninyo. Ganon. Next na nabili ko guys is these boots. Actually, di ko pa na nagagamit. May mga peg lang talaga ako na gusto kong gawin or OOTD dito sa boots na to. Sobrang mura lang din ito guys and low quality lang to guys. Pero for me, okay na. So ito guys is magamit ko lang kapag may peg akong OOTD na gusto ko gamitin siya. Or kaya ngayon, lalo na tag-ulan, parang bagay na bagay ito. And ayun, sobrang cute lang nito guys and saktong-sakto siya sa akin. Meron siyang zipper dito sa gilid which is talagang okay na okay for me kasi mas na-adjust mo siya. Yung pinaka-material niya is leather, so maganda siya. Tapos yung tali na kasama is makapal siya. So, excited na ako suotin to guys kapag kailangan ko siyang suotin. So, ayun lang yung boots. Next naman guys is this matcha. Ito yung ginagamit ko talaga na matcha matagal na. Hindi na ako nag-try na iba kasi ito na yung nahiyang sa akin. Bumabalik pa rin ako dito sa Gold Key Leaf. Ever na gusto ninyo yung type ng matcha na medyo creamy, milky, ganon. Hindi yung matapang na matcha kasi may mga klase ng matcha na super tapang na to the point na hindi mo siya maiinom. Ito guys is sobrang balanced lang yung lasa niya kaya gusto ko to. It has 15 sachet guys kaya worth it na. Nasa mga 300 plus pesos lang to kaya okay na kaysa bumili pa kayo sa labas. Next guys is this AirPods. So, naghanap din ako ng AirPods guys. Pero gusto ko yung parang class A lang. Ganon yung sa Shopee. Medyo hindi naman ako ma-AirPods talaga. Ginagamit ko lang ito kapag nanonood ako ng movie or nanonood ako sa YouTube. Ganon. Ang dali niya lang kasing dalhin and sobrang compact niya lang. Okay naman siya for me. Sobrang ganda ng AirPods na to. May weight din siya guys. Ang dali-dali niya lang gamitin for me. Para talaga siyang original lang. So, ayan siya. Tapos, para pa siyang merong noise cancellation. Like, hindi niyo talaga marinig yung mga nasa paligid ninyo. Kapag nag-workout ako, ganito lang din ginagamit ko. Sobrang dali niya lang talaga gamitin. Next naman, guys, if OG kayo nanonood sa akin, you know me na ako ay isang medtech student. And ito, guys, binili ko to for para preparation pag nagre-review and something na medyo makapag ano ng knowledge ko. And ayan, sobrang ganda nito guys. As in, nung dumating to sa akin, sobrang fresh niya, gano'n. Tapos, ang gaganda ng paper. For some reason, na anuhan siya ng tubig. Ayan, dahil mahilig ako mag-drink habang nag-aaral, gano'n. Natapunan ko siya ng tubig. So, ayan, medyo nasad ako kasi napangit na yung itsura niya. Pero, yun, okay lang. Sayang kasi, mahal din yung pagkakabili ko dito guys and sobrang helpful din neto sa akin especially kapag magbabasa-basa kapag gusto mo mag-refresh yung utak mo. Ganun. 2000 exam type questions. Meron siyang answer sa likod pero syempre kapag nagsasagot ako, hindi ko tinitingnan yung answer sa likod. Kapag gusto ko lang i-check na, tsaka ko siya tinitingnan kasi syempre para malaman ko kung tama ba yung sinasagot ko. So ayun, tapos kapag mali, tsaka ko siya nire-review. This is a Shula and Lemon. So ayan, if ever naghahanap kayo. Next naman guys, dahil akala ko matutuloy yung aming outing sa LU pero okay lang. Next time nila, pwede pa naman siya masuot. Bumili ako ng swimsuit. Itong swimsuit na to is sa ano ko lang siya nabili. Parang reseller ko lang siya nabili. Nasa 100 pesos lang siya. So, ganyan yung itsura niya. If ever nagarap kayo ng bikini, Shein, ganyan. Kasi medyo matagal kapag umorder pa kayo sa Shein, diba? Kasi international yon. So, may mga reseller na nagtitindahan na yun nga lang, limited lang yung mga sizes, yung mga designs, pero may mga magaganda. As in, yung ibang benta nila is magaganda. Tapos, mas affordable pa compared dun sa Shein talaga. So, ayan siya. Ito lang is walang padded, pero okay lang sa akin. So, ayan siya. Color black yung kinuha ko. Tapos, ito yung pinaka-panty niya. Kinuha ko yung size nito is medium. So, hindi ko lang sure, guys, kung ma-recommend ko pa to sa inyo. Kasi nga,
Wala na yung size nito kasi isa lang talaga siya. Pero may mga iba't iba pa silang designs. If ever na meron kayong upcoming outing, ganun, pwede kayong order sa kanila. Dumating to sa akin mga 3 to 4 days. Actually, 5 days din. Hindi ko alam kung bakit natagalan dahil siguro sa election nung time na yon. Pero for me, okay na yun sa akin. So, ayan din. Ito yung isa ko yung in-order. Same lang sila ng itsura. Ayan. Color blue naman tong isa yung sa black, diba? Tapos ito. Ayan. Medyo cheeky lang talaga yung itsura nito. Next naman, guys. Bumila ako netong boxer na Calvin Klein. Ganyan siya. Gusto ko siya gamitin parang pang workout, ganun. Tapos pang swimming. Isa lang yung in-order ko kasi gusto ko i-try o gusto ko makita yung quality muna niya. Okay naman siya, guys. Makapal naman yung tela niya. And hindi naman siya yung sobrang low quality as in na pangit na pangit. Tapos ito guys, may para siyang sticker dito. So, feeling ko ito kapag nilabhan ninyo is matatanggal siya. But okay lang for me kung matanggal siya kasi mas gusto ko ngayon yung parang plain lang siya na boxer type something. So, maganda kasi ito guys kapag nakaganito ka tapos nakalabas yung pinaka-Calvin Klein tapos nakapantalon ka. Meron kasi akong peg, ganun. So, ayan yung itsura lang niya tapos ito sa likod. Alam ko pre-size to guys. May iba't iba pa silang designs kaya pwede kayong mamili. Next naman guys, medyo na-addict na ako sa mga halter top lately. Actually, sobrang na-addict talaga ako kasi parang ito yung go-to na sinusuot ko talaga and sobrang basic lang. Madali lang siyang pormahan. So, ito is from H&M ata yung ano neto. Basta H&M ata. Kasi may ganito sa H&M pero kung bibili kayo doon, mahal. So, ito is parang ano lang ata to. Ano man tawag doon? Overrun. Sa Shopee ko siya nabili. So, ayan. Naganap talaga ako ng pinakakamukha niya. Ito. I got the choco brown and then the beige. Ayan. Kumuha ako ng ganyan. Mahaba siya, guys, kasi di tuck-in talaga siya. So, if you're the type of person na mahilig mag-tuck-in or gusto niyo ng mga high-waist pants, tapos gusto niyo na ka-halter top lang, this one I recommend. And sobrang kapal ng tela nito, guys. As in, para talaga siyang mall quality na. Kaya hindi na kayo maghahanap pa. And mura lang to, guys. It's nasa 100 plus pesos. So, if ever man hindi kayo ma-mall or gusto niyo lang din matry yung damit, hindi naman kayo ma-arte or choosy, ayan. You can buy din naman yung Overrun kasi sobrang magaganda din naman sila and ma-quality din naman. Gusto ko pang kumuha pa ng other colors pero ayan, for the meantime, ito muna kasi sobrang gastos naman. My God. So, ayan, basic colors lang kinuha ko. Next naman, guys, I got these sunnies kasi akala ko nga, di ba, matutuloy yung aming beach trip. But anyway, okay lang. Ito, kumuha lang ako netong ganito kasi medyo may pagka-aesthetic to, guys. Sobrang ganda nito. So, ayan lang siya. Ang cute niya. As in. Tapos, plastic lang to, guys, ha. Pero maganda naman yung quality niya. Hindi siya yung cheap. Ayan siya. Ito, guys, is not white, ha. Ano siya? Beige yung color niya. May pagka-cream. Tapos, ito yung isa kong kinuha. Rose gold naman siya. Tapos, ayan. Ang cute na ito, guys. As in, if ever mahilig kayo sa mga fashion accessories or something, this one is I recommend. Sobrang dami pa nilang choices ng colors. Pero, ito yung kinuha ko kasi mukhang ito yung mas bagay sa akin. And, ito yung medyo basic tignan. Next naman, guys, is I got this bucket hat. I don't know, guys, kapag may trip kayo, 1 month before, tsaka nyo siya i-order, kasi sobrang tagal. Ito yung as in, sobrang tagal dumating. Like, alam nyo yung feeling ko, palapit na yung beach trip namin, pero ang tagal pa niya dumating. Parang may nakita ba ako sa mall na ito, kaparehas niya rin ng quality, mas makapal pa. So, if ever man, try nyo sa ibang shop, local stores, kayo bumili like Divisoria, ganun. Feeling ko naman meron silang kaparehas. Ito kasi sa China pata ng galing, sobrang tagal talaga. As in, so, ganyan lang siya. Ganda niya kasi kapag summer, diba? Tapos naka-swimsuit ka. Ganyan. Ganyan yung mga peg ko. Yung parang hindi kita yung mata. Parang pa-mysterious something. Pero ayan siya. Bucket hat lang siya ganyan. Nakita ko kasi ito kay Julia Barreto. May sinesell din sila ganito sa shop niya dun sa Juju. Pero ang mahal kasi niya. Mukha lang siyang white gen, guys. Pero maganda siya. Ka-color niya to. Ito. So, isipin niya lang naka-swimsuit tapos naka-ganito. Naka-face, no? Tapos naka-ganito pang ano. Bucket hat. Sobrang ganda. Next naman, guys, is this Apple pen. Ayan, this is a stylus pen. If ever naghahanap kayo ng parang medyo kaparehas lang din, ito yung ma-recommend ko sa inyo. Sina-charge ko lang din to, guys, tapos ayan siya. I-on nyo lang siya, hindi nyo na kailangan i-connect sa Bluetooth kasi may mga ganun akong pen na try dati. Tapos sobrang ganda pa nung tip neto, guys, kasi parang ka talagang nagsusulat. Sobrang dali for me na magsulat-sulat sa akin dito. Ayan siya, tapos ito yung pinaka-box niya. As of now, wala pa naman ako nagiging problem dito.
sabi ng iba, madali lang din daw siya masira. Pero siguro kung madalas mo siya ginagamit, ako kasi minsanan ko din siyang ginagamit kapag may work or kailangan i-edit, ganun. Next, guys, is this pabango. If you are wondering kung anong amoy ko, ang ginagamit ko is yung Cloud ni Ariana Grande. Ang bala ko nga bumili na yung pinaka-product na talaga ni Ariana Grande na Cloud. Like, nasa 4 plus yun. Kaso kasi, ninayin din ako. Ayun na naman tayo. So, ayan. Malaki na siya, guys. As ang ganda nung bottle niya, yun lang kung clumsy kayo, medyo baka mabasag to agad-agad. So, kailangan ilagay niyo siya sa mataas na place. Ganon. And feeling ko naman, original naman yung mga cologne na nilalagay nila dito kasi long-lasting siya for me and sobrang bango talaga. As in, it's like vanilla coconut na medyo pa-girl. Ganon. Tapos, pag mas tumatagal pa siya, mas lalo pa siyang mabango sa akin. Tapos, ayan siya. Ayan yung itsura niya. It's, meron lang siyang gold dito. Tapos, meron kayong pagpipilian kung ilang ml yung gusto ninyo. I chose the 100 ml, yung pinakamalaki na kasi magagamit ko rin naman siya kasi yung bili kayo ng bili, sayang lang sa shipping fee, diba? Tapos mabilis pa maubos. Eto guys, talagang titipirin nyo siya kasi nakikita ninyo ang laki niya. Next naman guys, if ever na nag-e-edit kayo sa iPad ninyo, syempre Type-C yung mga iPad. Ito yung for me, mabilis na dumating sa akin na USB card reader kasi kailangan ko ng card reader para sa bago nating camera dun sa malaki. So, para ma-read niya, diba, ito kailangan natin. So, ayan siya. Kung naghahanap kayo, kasi yung iba na nakita ko is yung sa China pa, nanggagaling, sa ano pa, and sobrang kailangan na natin mag-edit agad-agad. So, ito, finally, dumating siya ng mga 2 days, ganun. Mabilis lang siya dumating, ayan. Next naman, guys, ito, gumila ako sa shop na ganito, color blue siya na top. Sobrang ganda niya ito. Nagagandaan ako sa color niya, guys, kasi it's complement my skin. And naghanap talaga ako ng mga ganitong klaseng mga color. Like, yung pop-up color, tinan ninyo, yung suot ko is pink, tapos ito naman is blue. Uso kasi ngayon yung mga pop-up color naman ngayong year na to. So, para nagko-collect ako ng mga something new naman na hindi naman yung medyo neutral or basic. Ito yung may mga pop color naman. And iisang shop lang din pinagbilhan ko. Kaya binili ko na rin yan. Gusto ko lang itry lang din. Itong green pants na to. Actually, hindi dapat ito talaga yung green pants na bibilhin ko. Pero nakita ko, mas mura to. Kaya ito na yung kinuha ko. If ever naghahanap kayo ng green pants tapos corduroy yung tela, ayan guys, medyo velvety siya. So, hindi to yung type ng pantalon na medyo matigas. So, ito is corduroy. Yung mga stitches niya, hindi ko lang siya bet kasi medyo low-qual nga talaga. Tapos, ayan, may mga kita-kitang stitches. If I don't know if nakikita niyo, basta yung ganyan siya. Ayusin ko yan. Iba yung color niya in camera kasi mas green na green siya in person. So, ayun. Excited na ako pormahan to. And ito naman yung pinaka-laging tinatanong sa akin kapag na-IG story ko siya or pag nasa vlog ko. Itong tumbler na to. Actually, mamibili siya sa Sarplus. If ever malapit kayo sa SM, kung ayaw ninyo mag-shipping pa sa Shopee, ayun, mas mabilis ninyo makukuha. Sa Sarplus, may mga iba't iba pang colors na ito. Pero itong kinuha ko is medyo brown yung kulay niya. Tapos, ayan siya. Sobrang dali niya lang hawakan, guys. Like, yung iba kasi, diba, Aqua Plus, ganun, medyo may kamahalan. Easy lang din naman siyang tanggalin. Ayan, may nakalagyan lang siyang hydrofresh. Kung hindi nyo siya bet, yung ganyan, pwede nyo lagyan ng sticker. Next naman, guys, is this financial notebook. Actually, sobrang tagal na ito sa akin, pero hindi ko pa rin siya na susulatan itong financial planner. Kasi parang ang sa akin lagyan ng gastos. Ganun. Pero kailangan ko kasi itrack yung mga naggastos ko lately kasi sobrang gastos talaga. So, kailangan ko siya itrack. So, feeling ko tomorrow gagamitin ko na to para malaman ko yung mga expenses ko, kung ano yung mga pumapasok, lumalabas, ganun. Para matayin natin. Kasi bumila ako ng ganito, tapos hindi ko naman siya ginagamit, diba? Parang tanga lang. Anyway, ayan. Color blue yung kinuha ko. May iba pang colors na ito. Pink and purple ata. And then, if you're wondering kung saan ako bumibili ng mask, KF94 yung ginagamit ko. Mura lang yung mga mask nila. Like, nasa 20 pesos lang, tapos 10 pieces na. Sobrang worth it, diba? Tapos, ang ganda pa ng mask nito. Kasi ito yung ginagamit ko. Dahil fit na fit siya sa mukha ko. Alam niyo naman ako, medyo maliit yung mukha ko. Tapos, mas gusto ko yung fit, tapos at the same time color black kasi parang basic lang talaga. So ayun, okay na okay to sa akin. Hindi siya mabilis mapigtas, tapos hindi rin siya mabilis madumihan. You can reuse it naman, basta ispray mo lang siya ng alcohol after para hindi naman medyo magastos. So ayan, next naman guys is this bondage na cup. Actually sa ID shop ko to nabili, pero Shopee checkout ko siya ginawa. So ayan, marami silang bondage cup na trip siya or mga
Yung iba, original bondage cup talaga. Tapos yung iba naman is, ano na lang, parang nilalagay na lang ng stitch, ganun. So, ito yung kinuha ko. Sobrang ganda. As in, nung pagka-post na ito, kinuha ko na talaga siya. Kasi ang ganda ng color. OG yung trademark niya. Tapos ito, medyo hindi lang ako sanay sa ganitong cup. Kasi nga, ganyan, pa-net yung dulo niya. So, medyo hindi siya sakto sa ulo ko. Medyo nahihirapan ako. Pero, ayan siya. Maganda ito guys kapag nag-beach. Ayan. Okay na okay siya. Ang ganda. As in, ganda na ako dito. Wala kayong katagakaparehas kasi ano lang yung pagpo-post nila. Kung ano yung nandun yun lang. So, kapag nasold na, sold out na. Tapos, may mga natitira din talaga. And sa Sambuanga ata sila base. So, hindi mabilis yung shipping. So, if ever kailangan siya agad-agad, hindi siya madali makukuha. So, ayan. Sobrang ganda. And then, next naman is this dress. Ito dapat gagamitin ko guys noong graduation picture namin. Pero hindi na siya umabot kaya nag-uniform na lang ako noon. And also, na-realize ko, hindi rin naman makikita yung dress ko noon kasi nakatoga. So, ayan. Feeling ko, suotin ko na lang to kapag face-to-face yung graduation ceremony namin. And kailangan ko rin mag-reduce kasi yung napili ko palang size is medium. Masyado kong inaano yung ano ko. Maliit pala yung sizing nila. So, dapat large yung kinuha ko. Pero ayun, kailangan natin mag-reduce. Sakto naman siya kaso medyo niipit yung bandang part, upper part ko. Kaya, kailangan ko medyo mag-reduce ng konti para magkasya to sa akin. May paruch siya dito effect dyan sa gilid-gilid. Tapos, pa-long sleeve din siya. Ito guys, hindi to mababa. Ano naman siya? Okay naman siya. Tapos, ito yung likod niya. Ito yung details ng likod yung pinaka nagustuhan ko. Saktong-sakto lang din yung haba niya. And, ayan, color white lang yung gusto ko para hindi naman masyadong madrama ng konti. So, ayan, cute lang. Next naman guys is this blush on from Stroke. I got the color Fatail. Ayan siya. As you can see guys, purple siya. Pero kapag nilagay nyo siya dito sa cheeks ninyo, mas maganda siya. And lalong tumatagal siya. Long lasting to guys. Ayan. As you can see, medyo gamit na gamit ko na siya. And mas bagay to guys sa mga morena. Akala ko una is mahal to sa Strokes. Pero nung day na ako, hindi naman pala siya kamahalan. So, okay na okay siya. Medyo hinahype din kasi to lately. So, ayun, nagustuhan ko siya. And hindi siya yung purple na naiisip natin na result dito sa cheeks natin. Hindi. Then, next naman is this. Bumila ko ng IPL hair removal kasi na-realize ko na dito na lang ako sa house mag-IPL. And, ayun. And, wala naman nang din masyadong tumutubo sa kinikili ko. Thank you so much, Glito Mercosis, for taking care of my kinikili. Pero, gusto ko na kasi din ako na yung mag-alis ng sarili ko. So, ayun. Mag-IPL ako dito sa bahay. Medyo wala na akong natutubo eh. Kasi nga, di ba, naalagaan tayo ng Glito Mercosis. I-maintain na lang natin. So, bumila ko neto ng IPL na to. I-update ko kayo guys dito ha kasi ito, hindi ko pa siya masyadong subok. So, let's see muna kung okay na okay siya and yung pitik niya. So, na-open ko naman na to. Nakita ko, nag-function naman siya and okay naman yung battery and yung item. Tapos, may kasama pa siyang ganito, razor and also yung shades na susuotin ninyo. So, ayun siya. Tapos, ito, yung gagamitin ninyo na gel. So, lalagay nyo lang gel, tapos saka kayo magle-laser para hindi siya masakit. Yung isa kong ganito, nilagay ko sa ref para mas malamig siya. Kapag nilagay nyo siya sa kinikilo or sa something na balat ninyo, malamig siya. Kasi diba itong laser is mainit siya kapag inano sa balat. So, ayun. Para medyo balance naman. And bala ko rin kasing magtanggal na ng buhok dito sa aking arms, tapos dito sa aking legs kasi sobrang daming buhok. And first time ko siya matatry. So, let's see. Second to the last, ito yung bag na ginagamit ko. Lately, sobrang ganda na ito. Dami ko nakuhang compliment kapag ginagamit ko to kasi sobrang useful niya and ang dami pa niyang compartment. Like, ito may dalawang compartment. May dalawang compartment din sa likod. Pwede mo siya gawing handbag. Pwede mo rin naman siya gawing shoulder bag and naka-adjust pa siya. Tapos, yung quality niya is makapal. Hindi siya yung in-expect mo na dumihin talaga kasi ang ginagamit ko na to guys ng mga 3 months or 4 months na ganun. Pero hindi pa rin siya nadudumihan ng bonggang-bongga kaya I'm so proud. So, ayun, lalaban ko na lang din naman to. Ganon, para mabawi mo ulit yung pinakakulay niya. Pero, ayan, sobrang ganda ng tote bag, canvas bag na to. Tapos, meron din siya dito ang compartment sa gilid. Ang dami kong pinaglalagyan, tapos sobrang laki niya sa loob. Ayan. So, if you're a person na mahilig mag-travel, maraming dinadalang gamit, ito na yung ma-recommend ko sa inyo. Pinakamura and affordable. And also, maganda yung quality na canvas bag. Cute.
And then for the last one, guys, is these sandals. Ayan. Black na yung kinuha ko kasi para mas safe, di ba? Kahit saan mo siya ibagay, is okay na okay. So, black yung kinuha ko. And then, meron siyang, ayan. Hindi ko alam kung ilang inches to. So, ayan, meron siyang taas talaga na ibibigay. And sobrang ganda ng quality. I think this is a Marikina sandals. Kaya, maganda yung quality and pagkakagawa talaga. Tapos, ang bilis pa nito dumating, like one day lang. So, ayan. Tapos, meron pa siyang malambot na cushion dito sa ibabaw kaya hindi sasakit yung paa ninyo. Nagamit ko na to one time tapos sobrang ganda niya gamitin kapag naka-pants ka or kapag naka-dress ka, ganun. Mas okay ako sa wedge, guys. Ang cute na ito talaga. As in, mala Kendall Jenner siya. So, ayun. I got the size 38. Mag-size up na lang kayo dito, guys. Okay, guys. Yun lang yung mga nakuha natin from Shopee. Meron pang iba, pero hindi ko na siya na-share sa inyo. Okay lang. I-share ko na siya sa inyo sa mga susunod pa na vlog and more Shopee hauls to come. And Shopee, baka naman. Anyway, may parating na sale ang Shopee. Kaya, lagi ninyong abangan. Tapos, yung mga voucher, free shipping, ganyan. Gumamit kayo ng Shopee Pay para mas makamura din kayo. Remember, i-add to cart lang yung mga kailangan ninyo at yung deserve din yung naggamit. Huwag yung bili ng bili. Huwag gastos ng gastos ng inday. Kailangan natin maging practical, okay? Yun lang. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Please tag me sa mga purchases na to if ever man bumili kayo because of me. Bye!